Mahigit dalawang dekada ring napabaya ang mabulok ang Manila Metropolitan Theater. Pero sa nalalapit na pagtatapos ng restoration sa Met, inaasahang sisiglang muli, hindi lang ang tanghalan kundi pati ang sining ng Pinoy. Silipin natin ang bagong Met sa report ni JC Cosico. Taong 1996 ang tuluyang bumaba ang telon ng Manila Metropolitan Theater o Met sa Loton. Nawala ang sigawan, palakpakan at hiyawan. Sumikat ang Met dahil sa mga naging palabas nito mula nang magbukas ito noong 1931. Nagkaroon ng mga palabas na sarsuela, palabas na sine, palabas na iba't ibang mga palabas, stage show, vaudeville, and even during the time of the Cultural Center. Sila Director Tony Mabesa, Actor Tony Mabesa, nagpe-perform dito. Sila Chingoy Alonso, sila Tomay Abril, ginawa rito yung Noli and Philly. Sila Lea Salonga, nakapag-perform dito. Si Sharon Cuneta, nakapag-perform dito. Si Ate Vin. Art Deco ang design ng gusali na ginawa ng arkitektong si Juan Araliano. Pero sa paglipas ng panahon, napabayaan ang tanghalan. Matapos ang mahigit dalawang dekada, ang dating sigla ng Met muling binubuhay ng National Commission for Culture and the Arts. Tuloy ang restoration nito. Sa harapan pa lang, kapansin-pansin na bago na ang pintura. Nilagyan din ng mga bagong ilaw ang kisame at detalyado ang paghagawa sa mga poste. Maaliwalas na rin ang lobby na magiging waiting area para sa mga bisita. Bago naman pumasok sa main theater area, makikita ang mga pintuang ito na gawa sa native materials. Yan ay yung kisame ng main theater area dito sa Met na may disenyo ng mga prutas gaya ng saging at ng mangga na ibinalik ng NCCA. Pagbaba dito sa may stage, naka-install na yung mga ilaw at nakalagay na rin itong mga upuan na theater style. Pero balot muna ngayon sa plastic. Nasa 800 ang seating capacity ng Met. Sa Abril na muling bubuksan ang teatro, pero limitado lang ang mapapasukin. It has to be cinema ready. In other words, nagpalagay kami ng cinema, projector, at saka meron itong Dolby Sound, Atmos Dolby Sound. Dahil gusto natin yung mga FAMAS, yung mga Metro Film Festival, mailabas din dito. Umaas silang tatangkilikin ng mga manonood ang mga muling magtatanghal dito. Ikinatuwa naman ng ilang historian ang muling pagbabalik ng teatro. As a cultural heritage, it's a reminder kung ano yung kaya nating ma-accomplish bilang mga Pilipino. And second, as a performance venue, it is an avenue for creative expression natin mga Pilipino. Nasa 800 milyong piso na nagagastos para sa restoration ng Met na ngayon ay 87% ng tapos. Target na matapos ito sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.